harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang may pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa unang Miracles tayo ng buwan ng Disyembre, nasa unang Miracles tayo ng unang linggo ng Adbiento, gunitain po natin ngayon si San Juan Imobosino at atin pong ialay rin ang ating misa para sa mahal na Birhen Maria ng Ina ng Laging Saplulo at bilang Mr. Senyora de Guia. Mga kapatid, sa aklat ni Propeta Isaiah, tinuturuan tayo ng pangako ng Diyos na ang lahat ay makiisa sa isang magandang buhay sa bundok ng Panginoon na kung saan may pagkain na sagana at maayos. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinuturuan din tayo ng ating Panginoon na ang pagkain ay bahagi ng buhay ng tao. Sa mga sandali na tayo ay napalayo sa ating Panginoong Diyos at hindi natin nakikita ang kanyang pagbabahagi ng kanyang buhay sa atin sa Eucharistia gaya ng kanyang pagpaparami ng tinapay upang makakain ang maraming tao. Sa mga sandali na tayo dahil sa ating kakulangan at hinaan ay nagkasala at napalayo sa Diyos, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inihanda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating na iyong anak, kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya makapakinabang, sapagkat siya ang naglingkod at namamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaiah. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang
ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginoo'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasig, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Lagi nalulugod ako ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoong nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nagbalik si Isus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya'y dumaan, umahon sa bundok at umupo. Nanalangin at napakaraming tao ang may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, ipi, at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao na makakita ang mga bulag at nagsasalita ang mga pipi. At ang gumaling ang mga pingkaw at makalakad ang mga pilay at makakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel.
Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nababagbag ako sa mga taong to, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Hindi ko ibig na sila'y magutom, baka ay mahilo sa daan." At sinabi sa mga alagad, "Saan po tayo kukuha rito ng tinapay na makasasapat sa ganyang karaming tao?" "Ilan ang tinapay niyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "7 po," sagot nila. "At ilang maliliit na isda?" Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at ang mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinapiperaso niya at ibinahagi iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang titipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pagsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Purihin po natin ang ating pong Jesus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo ng unang linggo ng Adbyento o pagdating ng Panginoon. Ngayon po ay tinatawag na linggo ng mga propita at linggo ng pag-asa. Pero bawat araw sa linggong ito ay may tema po tayo. Ang tema po natin sa araw ngayon ng Miyerkules ay tungkol sa pagkain. Ulitin ko po, pagkain. Pagkain na sa salitang Hebreo, mazon. At kailangan ang mazon ay kosher. Pero dahil ang ating pagbasa sa Bagong Tipan ay Koinokuna Griego. Sa Koinokuna Griego, ito ay trophy na nasali naman sa Latin na cibos. Pero ang pagkain ay isa po sa mga mahalagang bahagi ng buhay ng Pilipino. Kung tingnan ninyo, ang ibang mga tao kumakain lang ng isang beses, 3 beses, pero sa Pilipinas, kumakain tayo ng 8 beses araw-araw. Pero hindi nga di kalidad na pagkain, pero kumakain tayo ng marami. Kaya mahalaga sa atin ang pagkain. Pero alam niyo ba na ayon pa sa report na sa 6 milyon na mga bata na namatay sa malnutrition o kakulangan ng pagkain sa buong mundo, ang marami po dito ay ang mga bata sa Pilipinas na sa bawat araw, 95 na mga bata ay namatay sa malnutrition. Kaya sabi ng UNICEF noong 8 ng Marso 2023, last year, nababahala ang kalagayan ng mga bata na mga maraming malnutrition dito sa Pilipinas. Samantala na mayroon naman tayong Republic Act 11291 na kung saan mayroon tayong tinatawag na right to adequate food. Kaya kung inyo pong tingnan yan, nariyan na po sa ating batas. Right to adequate food, the right of individuals as or families to have physical and economic access to adequate and healthy food. Hindi lang food, access to adequate and healthy food.
Kasi karamihan sa atin, kumakain ng chicheria, hindi healthy food. Pero, dapat nating tingnan ng ating Panginoon nagbigay sa atin ng napakahalaga na pagkain. Kaya po sa ating unang pagbasa, kung inyo pong napansin, sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 25, verses 6 hanggang 10, na ulit doon, na sa araw na yon, sa bundok siyon, bundok ng Panginoon, ay mayroong handa. Pagkain. Maraming pagkain. Maraming inumin. Sagana. Ibig sabihin, hindi talaga tayo pabayaan ng Panginoon. Kaya nga sa ating Salmo 22, tayo ay dinadala na para tayong mga tupa na dinadala sa mainam na sabsaban. Pagkain pa rin. Kaya ang ating ebanghelyo ngayon, ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 15, versikulo 27 at 29 at sumusunod, ay tungkol sa hindi lang po yung pagpapagaling ng mga tao na dinala sa ating Panginoon. Ang pangyayari po dito, pinarami ng Panginoong Hesus ang pagkain. Sa 7 tinapay at ilang isdang na maliliit, at yung isda ay ano pa, tilapia, ay kanya pong pinarami. Napakaraming tao ang kumakain. Pero mayroon pang lumabis. Noong titipunin yung lumabis, 7 bakol na malalaki ang napupuno. Ito yung himala ng pagkain. Kaya, napakahalaga pala ang pagkain sa ating Panginoon. Siguro, matuwa ang Panginoon sa ating mga Pinoy. Kasi, pupunta tayo lagi sa mga Chinese restaurant. At ano pong puntahan natin? Siwo. Anong siwo? Ibig sabihin, pagkain. Kuminsan, yung mga mayayaman, gagasto sila ng malaki at pupunta sa mga French restaurant. At ano pong kailangan na doon? No to it. Pagkat tayo naman, dahil dito sa atin sa kapaligiran sa Quiapo, napakaraming kainan. Pero yung iba, mag-antay ka pa ng matagal para makakain. Dahil napakaraming tao ang kakain. Napaka-importante talaga ang pagkain ng mga tao. Kaya siguro, maraming tumaba sa mga Pinoy naging obese. Pero, healthy ba talaga ang pagkain? Hindi na po natin titingnan sapagkat mahalaga po natin tingnan na sinasabi sa ating katekismo, Catholic Catechism of the Catholic Church, number 1382, na ito ay naulit sa encyclical ni John Paul II, Ecclesia de Eucharistia, number 12, at sinasabi, ano ang pagkain? Ang pagkain para ay nasa misa. At sinasabi, ang misa, ay basahin ko muna sa English, no? The Mass is at the inseparable and the sacrificial memorial in which the sacrifice of the cross is perpetuated and the sacred banquet in communion with the body and blood of the Lord. Kaya ang misa pala ay at siyang pagkain, kainan. Nandito tayo upang kakain. Yung iba ayaw tatanggap ng pagkain, ng pagsabi ng pare at katawan ni Jesus. O kaya, alam niyo sa katawan ni Jesus, parang ayaw ng iba. Ang ating pong pagtitipon ay dahil sa pagkain at ang Eucharistia ay sentro at bukal ng ating buhay Kristiyano. At dahil dito, tinatawag na Eucharistia
mula sa Eucharistine, pasasalamat. At unang bahagi ay liturhiya ng salita na binubusog ang ating pag-iisip ng salita ng Diyos at tinuturuan tayo ng mabuting balita ng Panginoon. At pagkatapos sa liturhiya ng Eucharistia, tayo ay nagkakaisa sa ating pagkaroon ng pagbabahaginan. At ang ibinabahagi ay ang katawan ni Kristo. Binahagi niya ang kanyang katawan sapagkat gusto niya na tayo ay mabusog. Mabusog sa isang tunay na buhay sapagkat sinasabi ng Panginoon, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 35, ako ay tinapay ng buhay. Ang sinumang tatanggap nito ay hindi na magugutom. At sinumang mananalig ay hindi na mauuhaw. Ibig sabihin dito ng ating palang Panginoon ay pagkain. Pero pagkain sa buhay na walang hanggan, pagkain na espiritual. At dahil dito nagpagkain siya, kailangan tayong magkaroon din ng pagbahaginan sa lahat ng ating mga natanggap. At ano pong natanggap natin? Walang iba kundi ang ating pong Hesus Nazareno sa kanyang salita na bubusog sa ating isipan, sa kanyang katawan na banal. Hindi tayo karapat-dapat natatanggap nito. Ngunit, ibinigay niya upang tayo magkaroon ng buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon na binigay niya ang kanyang katawan upang tayo ay magkaroon ng buhay na ganap at kasiya niya. Magpasalamat tayo sa Panginoon na siya ang tunay na pagkain. Pero dapat, isabuhay natin ang kinakailangan na magkaroon tayo ng sapat na pagkain at hindi lang kung anong mga nakakalason o toxic na mga pagkain na mayroong mga preservatives o mga inumin na mga soft drinks na toxic at nagbigay ng unhealthy na dulot sa ating katawan. Dapat ang ating pagkain ay maayos para sa kalusugan upang mabigyan tayo ng lakas physically, upang tayo na nagkaroon ng pagbabahaginan dito sa pagkain, atin pong tingnan ang mga 6 na bilyon katao na nagugutom sa buong mundo. At ang Pilipinas ay isa sa pang-apat, pang-apat na namuhay na may pinakamaraming nagugutom at nagkaroon ng kaso ng malnutrition sa buong mundo. Parang nakakahiya. Nag-away-away tayo sa politika, lalo na ngayong malapit ng eleksyon. Pero kailanman, hindi natin binigyang pansin ang kalagaan ng food security na sa Republic Act kasi natin. Yung binasa ko kanina, at siguro ulitin ko para tayo ay hindi makalimot. Republic Act 11291 na maganda lang sa mga papel at nakasulat na batas, wala tayong food security sa Pilipinas. Ang pinalago ay ang business sa pagkain, hindi ang pagkain para sa kalusugan, para sa kabutihan ng bawat Pilipino. Pero magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya ang pagkain nagbigay buhay. At kailanman, siya dapat na ating tanggapin ng buong pananalig na handa rin tayong magbahaginan sa mga nagugutom, sa mga nangangailangan dahil nakatanggap tayo ng Panginoon na pagkain sa buhay. Handa rin tayong magbigay ng nangangailangan mga kapatid nating mga nasaylayan ng lipunan.
upang ang ating pagtanggap sa Panginoon ay ang ating pagbahaginan ng kalidad ng ating panahon, ng ating kakayahan, ng mga natanggap nating material na kayaman at pagkain para sa isa't isa. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa imala ng pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng Panginoon na ibinigay sa atin ng Ama ang lahat ng ating kailangan. Hingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang maipagkaloob niya sa atin. Atin pong itutugon, Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga paring nag-aakay sa atin, naway patuloy tayong busugin ng espiritual na pagkain nagmumula sa hapag ng Panginoon. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ng lahat, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway makahanap ng mga paraan upang matugunan ang mga pangangailangan ng mahihirap nating kapatid. Manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagdaranas ng espiritual na pagkagutom, naway matagpuan si Kristo sa kanilang buhay, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang mga nagkakatipon dito, naway ibigin si Kristo sa Eukaristiya bilang paghahandog niya ng sarili sa maraming tao, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Ang lahat ng yumao, naway makasalo sa piging sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Diyos na nagbibigay sa amin ang lahat, pagpalain mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang patungo sa katarungan at kapayapaan. Nanalangin namin ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mainawa nawang lubos ang matapat naming paglingkod sa pag-anap na itinatag ng anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat. Sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaling tunay, marapat ni kay aming pasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong panggandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinihiyang mamuhay ng mahirap. Upang mapakisamahan niya kaming matapat, siya ay naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pag-isama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kahit isa na manghelisi si awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaisumitan niyong Espiritu yung banal, makalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kayo din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglalas, pagkamatay, tuwing pagkabuhay ni anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay ganil lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan ninipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ang mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Juan de Masin, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang lawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
sa tagubilin ng galing na utos. Sa turo ni Jesus na pahin natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Loob, hinihintay
pag-asa, O Jesus. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass at service sa darating na December 5, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili na rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpaging dapat namang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Hesus Nazareno. Kay mga narito at kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na kusposting sa iba't ibang paraan na huwag niyong panalangin ay ringgin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church o paang Quiapo Church ay makatulong sa kapwa natin mahirap, nangangailangan at nagugutom. Salamat po sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain kayo nawa ng Poong Hesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Pagkain, napakahalaga na karapatan. Nasa United Nations Charter at saka sa International Convention on Food na isa ang Pilipinas na nagpirma, napakahalaga ang pagkain sa buhay. Naway, magtutulungan tayo upang magkaroon tayo ng dekalidad na pagkain. At habang tayo'y nagtutulungan upang magkaroon ng dekalidad na pagkain, naway, dekalidad din ang ating pananalig at nampalataya sa ating Poong Hesus Nazareno na tinanggap natin na pagkain na nagbigay sa ating buhay na walang hanggan. Ngayon po ang bubasbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay na basbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inaagbasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kalinganang kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng iyong naloob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo ang mga dalang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maging taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong. Nuestra Madre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinpuno
po ka namin, aral mong amin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayahan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalat ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.